Benefits of rejection. Today, ang napakaganda ng topic natin at pag-uusapan natin ngayon kung we will be looking at the positive side of being rejected. Because you and I know that rejection is negative, diba? And maraming tao ang ayaw talaga ng rejection in all kinds of business. Actually, sa lahat ng endeavor na gagawin mo, whether employment yan or in schooling, diba? Or probably in business, syempre. Sa sales, of course, ang dami niyang na-encounter na rejections. And the moment na ma-encounter natin yung rejections, doon actually, doon nawawala yung excitement level natin. The moment na ma-reject ka nung kausap mo, nung customer mo, nung prospect mo, or nung client mo. Diba? And actually, hindi lang client, kung sino man, kapag na-reject ka. And that moment and that emotions, okay, tend you, alright, to give a reason for yourself na, parang ang hirap naman itong negosyong ginagawa ko, ang hirap naman itong career na ginagawa ko, may mga rejections. But, guys, alam nyo ba na ang rejections may benefits din? Hindi lang to more on negative. And guys, basta nasa sales ka, actually, in all business are sales. Nag-apply ka ng trabaho, you're in sales. Paano nangyari yun? Pag nag-apply ka ng trabaho, you're selling. What are you selling? Your credentials, your attributes, your skills, 'di ba? Binebenta mo sa company. At yung babayad nila sa iyo, ang babayad nila sa iyo is yung sweldo mo. So kapag nag-apply ka ng trabaho, nasa sales ka. Hindi naman lahat ng pinag-apply mo ng trabaho natanggap ka. So that's rejection. Well, probably in sales, definitely if you're selling insurance, if you're selling real estate or any kind of products. Pag nag-ano ka ng products mo, may mga rejection. Hindi naman lahat ng tao magugustuhan yan yung ino-offer mo. Sa negosyo, if you're selling a business opportunity, nire-reject ka nila. And that's normal. Alam nyo guys, sabi ko nga sa inyo, life is a matter of rejection. Life is a world of rejection. It's a matter of, lahat ng gawin mo man, any kind of career, meron dyang rejections. There is an all element of rejections. Well, guys, ang roots kasi niyan, bakit ka nire-reject? Kasi you are doing something. You are doing such certain opportunity. Ginagawa mo yung negosyo na yun or sales na yan. Kaya ka nare-reject kasi may ginagawa ka. Sabi nga, if you don't wanna be rejected, isa lang gawin mo. Don't do anything. Ay di, huwag kang magbenta, di ba? Huwag kang mag-alok. Don't share opportunity. Huwag ka na mag-apply ng trabaho ngayon mo ma-reject. Tama? So guys, I would like you to know that rejection is part of our life. Rejection is normal way of living. Okay? It's a matter of kung paano lang natin i-manage yung emotions natin. And today, papakita ko sa inyo ano ba yung mga benefits of being rejected. Huh? Di ba parang paano nagkaroon ng benefits of rejection? In such a way na pag na-reject ka, sakit, di ba? You feel like nagkakameron ka ng self-pity. That could be one of the main reason why will you give up. Eh bakit siya nagkakameron ng benefit? Guys, alam nyo, sabi ka, in every difficulty, there's always an opportunity. Ganon being a positive thinker, dapat ganon yung default mindset mo. Why? That's one of the main reason or one of the benefit of being rejected. Guys, number one, nabibuild up yung emotions mo. Guys, you have to understand na kapag ginagawa mo yung negosyo na yan or certain career na yan, guys, hayaan mo lang na ma-reject ka na ma-reject of that people, of your prospect, of your clients. Kasi nabibuild up yung emotions mo. Sa una, masakit. Rejection, sobrang sakit niyan. Pero guys, don't worry. Habang tumatagal, nasasanay ka na. And guys, it's a matter of how you deal with it naman. How you deal with rejections. Minsan lang kasi, nagiging attached tayo sa transactions na yon, sa tao na yon, sa pangyayari na yun. Parang ganito, not in business siguro, simple na lang. Lahat ba ng pinara mong jeep tumigil sa harap mo? Hindi naman, di ba? Pero okay lang sa'yo kasi may prinsipyo ka, you believe na meron at meron darating na jeep na para sa'yo. Probably you have to understand, baka naman yung jeep na yun puno na, kaya hindi ka tinigilan, tama? Baka naman yung jeep na yun iba na yung rota, kaya hindi ka tumigil sa'yo. Baka naman yung jeep na yun mas mapakiramdam ng driver. It's a matter of how will you understand. Now with your prospects also, guys, you have just to understand your prospect's situation. Rejection or no, yung word na no, that might be a hurtful word for us. But no means not no. No means next opportunity. Diba? So hindi sila nag-no-no. Probably, they're not ready on that certain time. Hindi sila bumili ng products mo or ng ino-offer mo. That's okay. Maybe, they have a lot of things na kinoconsider. Baka may problema yung tao. Guys, it's a matter of how you deal with it.
Kaya mo lang na ma-reject ka, intindihin mo lang sila, you have to understand that any kind of business, that's all, merong element of rejection as long as you are trying, as long as you are pursuing, as long as andun yung persistency mo. Guys, sa una lang masakit yung rejection. Totoo yan. Sa una lang masakit. Huwag kang mag-alala habang tumatagal, namamanhid ka na, nawawalan ka na ng pakiramdam. Parang ano lang yan eh. Para lang yung bagong sapatos. Can you still remember the first time that you... That you know, sinuot mo yung bagong sapatos mo na leather, na balat, di ba? Excited ka nun kasi first day of class. But unfortunately, dahil bago pa yung sapatos mo, medyo masikip pa, di ba, nagkakameron ng pantos, di ba? Ng sa paa. Sa una, masakit yon. Pero kapag araw-araw ka nang nasasaktan sa pantos sa paa, araw-araw mo na siyang sinusuot, yung pantos na yon later on tumitigas, nagiging kalyo. Until such time, hindi mo na siya nararamdaman. Same thing with rejections. Sa una lang masakit, huwag kang mag-alala. Kakalyuhin ka rin. Tama? And guys, kapag ginagawa mo yan, kapag everyday kang nare-reject, hindi ko naman sinasabi that, yo, lagi kang maghanap ng rejection. No, i-reject mo ako. No! What I'm trying to say, you have to expect the worst. Expect mo ako, sakaling reject ka, that's okay. Move on. Sabi ko nga, meron ako tinatawag na prinsipyo dyan eh. SW principle. Some will join, some won't join. So what? So who's next? Someone else is waiting. Diba? So napakaganda ng prinsipyo na... And guys, the moment na ginagawa mo yan, you will be able to find that benefit na bibuild yung emotions mo. Sa una lang emotional ka, pero habang tumatagal ka on that certain rejection, later on, hindi mo na siya nararamdaman, you have built your emotion. And guys, ako, I've been into sales for almost a decade. Diba? When I was working at the bank, I'm on sales. Guys, as of right now, sa tagal ko na sa marketing, bilang may nare-reject pa din ako ngayon sa mga negosyo ko. However, I'm dealing with it properly. Nabuild up ko na emotions ko eh. So guys, that's one of the major benefit of being rejected. Nabibuild niyo yung emotions mo, okay? Pangalawa, you save time. So paano ka nakasave ng time? Guys, alam mo, one of the problems sa atin as a salesperson, lagi mong ano eh, lagi ka nagkakameron ng conclusion, eh baka naman bumili pa din, eh baka naman ganito, di ba? So like you're hoping, it's not bad to hope na bumili or mag-join or kung makipag-transaction yung prospect mo, yung kliyente mo. But what I'm trying to say, kapag ayaw niya, huwag mo nang pilitin. Okay lang, bigyan mo siya ng updates, you have to give follow-up. Pero don't put 100% energy on that certain rejection. Move on! So sabi ko nga, pag na-reject ka ng kausap mo, it's you save time. At least, sa listahan mo na 100 prospects mo on your lists, on your 100 list ng prospects mo, nakapag-conclude ka na agad, you can move forward to the next. Eh, kasi naman sa 100 prospect mo na yon, kasi naman sa 100 prospect mo na yon, andun ka pa lang sa first, eh, nagdudwell ka na agad. Baka naman sakali mag-join to, inaraw-araw mo. Eh, meron ka pang 99, remember? So guys, what I'm trying to say, kapag na-reject ka, that's a buying signal. Or probably, it's a signal na, you know, baka hindi pa yung right time. Ilista mo lang, i-hypen mo lang, di ba? Or i-mark mo lang, i-follow up mo probably in the next coming weeks or months. Okay? So guys, you save time. At least nakapag-conclude na agad siya, di siya interesado, that's okay. Huwag mo nang pilitin. Baka kasi hindi pa kayo magkameron ng magandang pagkakaunawaan, di ba? Pag pinilit mo siya. You have to respect his or her decision. You have to move on. One benefit, you save time. Okay? So guys, number 3 na benefit no na you know, of being rejected is that, you know, ano to eh, nakakapag-build sa iyo ng it challenge you to move more forward. Alam niyo guys, hindi naman ito yung revenge, 'di ba? Sabi nga, natutuwa nga ako sa isang quotation eh, sabi nga, success is your best revenge. Narinig na 'yon. Pero guys, hindi kasi ako ganun ka okay sa word na revenge o yung Tagalog paghihiganti na yung tagumpay mong ipaghihiganti mo, no. Guys, what I'm trying to say, third benefit is that's a challenge ka to move forward. It gives you challenge in life. Ayaw mo ha? Sige, okay lang. Later on, I'll be proving you na itong negosyo na pinapakita ko sa iyo, it's a profitable business or ito maganda yung produkto natin. So, produkto namin. What I'm trying to say, it's a challenge ka na mas magsipag. Uy, ayaw niya. Out of 100, na-reject na ako ng 15. So, I have to move forward. Kailangan damihan ko pa yung prospect ko. So, meaning, it adds up to your motivation. It fires you up. Para ka kasing ano eh. Para ka kasing isang baga, di ba? You're like a burning wood na, you know, kapag ka, you have to treat that rejection as your fuel.
as your gas, as your, you know, di ba, nung, ano bang manifestation ng gas or gasoline dun sa apoy, di ba mas lumalaki? Sa halip na i-treat mo yung rejection as tubig na nakakapatay sa apoy mo, you have to treat that rejection, i-challenge you to move forward as gasoline. Na kapag na-reject ka, nalagyan ka ng gasoline, mas nagdadaig ka, mas lumalaki yung apoy mo, mas lumalaki yung reason mo para maging successful. Guys, ako, I have a lot of rejections in life, no, particularly in business. But then, you know what, guys? When the time comes na naging, nung naging successful na ako, pag-ibigan ko pa din naman yung mga tao na yon. Pero when they see me going up, when they see me getting my dreams, when they see me achieving my goals, sila na yung nagko-conclude, okay pala yan. Can we still join? Okay pala yan. Can you still buy that certain product or package or anything? Okay pala yan. Diba? Guys, remember, yung mga tao nang reject sa'yo, nakatingin sila sa'yo. Yung mga tao na binabentahan mo, na hindi na tumanggi sa'yo, they probably looking at you. And guys, you have to be particular with your actions. You have to be focused on what you want, on your dreams, on your goal. Nang sa ganon, no? By the time na maging successful ka, you have something to show them. Well, this is what I'm telling you before, and it's not yet too late for you to start, di ba? So guys, what I'm trying to say, third benefit, na challenge ka for you to move forward. Dalawa kasi yan eh. Kung ikaw yung tipo ng tao na pessimistic, pessimistic means negative thinker. So you might be thinking na malulubat ka pag na-reject ka, pero guys, sa unang ganun talaga, but along the way, that rejection will be a gasoline or fuel that will fire you up para mas mag-move forward ka pa sa negosyo mo. Alright?